kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipana ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinaunang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roo'y makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kaniyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ng Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan. Ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang si Moises ay malapit sa Diyos. Nakikipag-usap siya bilang isang kaibigan ng Diyos ng harap-harapan. Nagpagawa si Moises ng isang tolda ng tipanan ayon sa pinakita sa kanya ng Diyos. Para itong simbahan, pero dala-dala nila sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Pumupunta ang mga tao doon kung gusto nilang magdasal. Pumupunta din doon si Moises. Kapag nandun si Moises, bumababa ang ulap na pumapayong sa bayan sa pintuan ng tolda. Yan ay tanda ng sa mga tao na nag-uusap ang Diyos at si Moises. Paglabas ni Moises, nagliliwanag ang kanyang mukha dahil siguro sa aura na nasa kanya dahil sa nakatagpo niya ang Diyos. Naglalagay siya ng talukbong sa kanyang ulo upang hindi masilaw ang mga tao sa liwanag ng kanyang mukha. Ganon kalakas si Moises sa Diyos.
Kaya noong magkasala ang mga tao, umakyat uli si Moises sa bundok ng Sinai upang magmakaawa sa Diyos para sa bayan. Hiningi niya na magpakita sa kanya ang Diyos. Duman nga ang Diyos sa harap niya pero tinakpan ang kanyang mata at nakita lang niya ang likod ng Diyos na dumadaan at narinig ang pahayag ng Diyos kung sino siya. Binigay ng Diyos ang kanyang katangian. Siya ay mapagmahal at mawain. Hindi siya madaling magalit. Patuloy niyang ipinadarama ang kanyang pag-ibig at palagi siyang tapat. Kaya tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa libo-libong salinlahi. Pinapatawad niya ang mga kasamaan, pero hindi niya pinapalampas ang kasalanan. Nagpaparusya siya hanggang sa 4 na salinlahi. Pagkaraan ng Diyos at pagkatapos ang kanyang pagpapakita ng kanyang katangian, nakiusap si Moises na patawarin na ang kasalanan ng bayan kasi talagang matigas ang ulo ng bayang ito. Nanatili si Moises ng 40 araw at 40 gabi sa bundok at binigyan uli siya ng 2 tapyas ng bato kung saan nakasulat ang mga tuntunin ng tipan. Ito ay tanda na napawi na ang galit ng Diyos. Tandaan natin na ang unang 2 tapyas ng bato ay binasag ni Moises nung nakita niya ang pagkakasala ng mga Israelita sa pagsamba sa guyang ginto. Kung ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad, bakit siya nagpaparusa? Oo, ang Diyos ay mahabagin, pero siya ay makatarungan din. Huwag nating abusuhin ang kabaitan ng Diyos sa paulit-ulit na pagkakasala. May parusa sa kasalanan, pero malaki ang agwat ng parusa ng Diyos kaysa kanyang pagpapatawad at gantimpala. Nagpaparusa ang Diyos hanggang sa 4 na henerasyon, pero nagpapatawad siya at tapat siya hanggang sa 1,000 henerasyon. Malaki ang labis ng kanyang patawad kaysa kanyang parusa. Nakita natin ito sa pagpapadala niya sa kanyang bugtong na anak. Pinadala niya si Jesus hindi upang parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Namatay pa nga siya upang mailigtas lang tayo. Pero hindi dahil sa naligtas na tayo ni Jesus na magpapabaya na tayo at patuloy na magkasala. Let us not be presumptuous. May masama ding epekto ang kasamaan. May parusa din sa ating kasalanan. The mercy of God is everlasting. Salamat o Diyos. But God's justice is also present. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-ingat din at huwag gumawa ng kasamaan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.